Hindi ito biro, ritual upang marami ang pera na darating sa iyo. At ganun din ang mga ritual na nagbibigay ng proteksyon para sa ating mga wealth. Gawin ito ngayong March 17, 2024. Sapagkat ang buwan ng Marso ang pinakamaswerte o pinakamahusay na buwan para sa paggawa ng mga ritual na ito. At ngayong 2024, tumapat po yan ng March 17. Maaari itong gawin ng araw at maaari din gawin ng gabi. Depende po sa inyo kung ano po yung libreng oras ninyo sa araw po ng March 17. Pwede niyo pong gawin ang mga ritual na ito. Garlic ritual. Ang garlic ritual ay isang money ritual para sa negosyo at maging sa ating tahanan. At ito rin ay magsisilbing pangontra laban sa mga malas na visiting star buwan-buwan. Kumuha ng bawang, ibalot sa pulang tela at itago sa loob ng lagayan ng pera. Maaari din natin gawin ang paglalagay ng bawang na nakalagay sa pulang tela. Maaari din natin itong ilagay sa ating mga bag at maging sa ating mga wallet. Ito po ay uaakit ng maraming pera o maraming sources nakikita ng pera at magsisilbi din itong proteksyon laban sa mga negative energies na maaaring nasa paligid natin sa araw-araw. Huwag pong ipapakita kapag nagawa na natin ang garlic ritual. Ito po ay ating itatago. Red chili ritual. Ang ritual na ito ay mahusay na pangontra ng mga kamalasan mula sa kompetensya sa negosyo o mga taong mayroong inggit o mayroong lihim na puot sa inyo mula sa anumang kadahilanan. Mabisa rin ito sa mga sumpa at usog at upang mapanatili ang lakas ng inyong negosyo o ng inyong tindahan. Umuha ng 5 siling labuyo, kulay pula po, ilagay sa tabi ng cash register ninyo o ng lagayan ng pera at hayaan ito roon sa loob ng 1 buwan. Kapag ito ay natuyo na, huwag niyong itatapon yung natuyong sili na ginamit ninyo sa ritual. Sapagkat maaari natin gamitin yan para makaakit tayo ng swerte sa pera. Yan po ay ating isasama kapag tayo ay nagpausok. Maaari tayong pagsapit ng 1 buwan at yan ay tuyo na, samahan ng dahon ng Lauren, ipausok po natin sa ating tindahan o maging sa ating tahanan para magkaroon ng proteksyon at aakit pa yan ng swerte sa pera. 5 Lemon Ritual. Ang 5 Lemon Ritual ay ginagawa upang makaakit ng swerte sa pera at magdudulot ito ng pangmatagalang swerte sa atin. At maaari din itong gamitin upang malabanan ang mga quarrelsome energies. Narito ang pamamaraan, kumuha ng 5 lemon at ilagay ito sa garapon na mayroong tubig. Hayaan lamang itong nakalutang sa garapon at kapag ito ay nasira na o nabulok na, palitan lamang ito at palitan din ng tubig. At ito ay ilalagay sa harap ng ating tahanan. Kung ang mayroon kayong bintana na nakaharap, sa harap ng inyong gate, maaari itong ilagay sa bintana para maharang nito ang mga enerhiya mula sa labas ng ating tahanan. Magdudulot po ng kamalasan sa atin ng mga negative energies na nagmumula sa labas. Salt Cure Ritual. Ang Salt Cure Ritual ay ginagawa upang maprotektahan ang ating tahanan o ang lugar kung saan tayo nananatili. Mayroong iba't ibang uri ng kamalasan at maaari itong magdulot ng hindi maganda sa atin.
Narito ang pamamaraan ng paggawa ng salt cure. Kumuha ng garapon, kumuha ng asin, at kumuha ng 6 na coins. Ang garapon ay lagyan ng tubig, ilagay ang 6 na coins, at ganun din ang asin. Ang mga ritual na ito ay ayon po sa feng shui. Ito ay magagamit ninyo para makaakit ng swerte at mabigyan ng tayo ng proteksyon laban sa mga negative energies sa labas ng ating tahanan. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At palaging tatandaan na ang ating mga swerte ay subjective. Ito ay maaaring magbago dahil sa enerhiyang nakapaligid sa atin at sa ating paniniwala. Ang mga ritual na ating ginagawa ay umaakit ng swerte at kasaganaan, lalong-lalo na kapag ito ay nagawa natin ng tama at ito ay nailagay natin sa tamang pwesto. Mahalaga ang paggawa ng ritual dahil maaari itong magdulot ng kasiguraduhan para sa ating 2024 at proteksyon para sa pang-araw-araw na pamumuhay at maging sa pagbisita ng mga monthly flying star sa atin. Ito po ay maaaring magdulot ng swerte o magdulot ng kamalasan sa atin. Mahalaga po na alam natin kung ano ang dapat natin gawin sa mga araw na dumarating sa atin.